Marilu, bago ko kausapin yung amo mo, meron ako mga katanungan. Apa? Kayo ho ba'y lumayan? Hindi po. Kayo ho ba'y umalis nang walang paalam? Hindi naman po. Umalis kayo, nag-day off kayo, tapos hindi na kayo bumalik? Hindi po, wala nga pong day off po eh. Okay. Bakit po hindi binigay yung 3 buwan yung sweldo? Ano na pong reason? Kasi inaantay lang po niya nung pag-release po daw ng card. Anong card po yun? Yung lending po. Anong kinalaman mo sa lending nila? Kung dapat bayaran na agad yung utang mo. Eh wala naman pong kapira-pira po yun. Kaya nag-antay na lang po hanggang naabot na pong 3 buwan mayigit po. Oh, tapos yung mga gamit mo, kung saan nila ngayon? Opo, tapos sabi ko lang po, antayin ko lang na po yung sahod ko. Eh kinabukasan po, bumaba po siya doon sa inuupahan niya. Doon po kasi po ako nagstay sa inuupahan po niya. Sabi po niya, ipapadlock po daw yung bahay. Sabi ko po, bakit po ipapadlock yung bahay? Te, yung gamit ko andyan sa loob, pangalawa po yung sahod ko, ibigay niyo muna bago ko aalis dito. Sabi niya po, manigas ka, hindi ko bibigay yung sahod mo kasi sabi po niya linggo-linggo po daw. Eh mahirap naman po linggo-linggo po ako babalik doon para kukunin ko lang yung pong sahod. Tapos po, pumasok po siya, sinapak po ako, sinampal po ako. Tapos siya po ang nagpapabarangay. Meron po akong picture dito, pinicturan po ako sa kapitbahay namin doon kasi wala po akong pira pang medical po. Yung nakalimutan ko po na amo po siya, napalaban po ako sa kanya, pero nakapamedical po siya, pinabarangay na po ako doon. Anong pangalan po ng amo niyo? Milagros Aquino Idol, po. Idol, nasa linya na po si Ma'am Milagros Aquino Idol. Ito po yung amo. Ma'am Milagros, magandang hapon po, Ma'am Milagros. Magandang hapon po, sir. Ma'am, nasa studio namin ngayon, yung inyong kasambahay na si Miss Marilu. Reklamo, bukod sa sinasaktan niyo raw siya, ayaw niyo po ibigay yung kanyang 3 buwang sweldo plus yung kanyang mga gamit. Yung po mga gamit niya po, ay nakuha na po niya ng Martes ng hapon. Kinuha ko po kasi sabi, utos ng barangay, kukunin ko para hindi niya po ako mapag-initan, kaya kinukuha ko lang po. Ah, Miss Marilu, kinuha mo na yung gamit mo? Opo, nilipat ko sa kapitbahay po kasi inano niya ako sa barangay, papaakyat po daw niya yung kaso kasi okay. Nga. So yung mga gamit mo, Miss Marilu, nasa barangay na? Opo, yung sahog ko lang po. So yung sahog na lang? Sige, Miss Aquino, yung sahod na lang po ni Miss Marilu na 3 buwan, pakibigay na. Sir Tulpo, may nabali na po siyang 2,000. Tapos po, may mga lending po siya na ako po yung co-maker. May natitira po siyang sahod sa akin na 1,000 plus na lang. Kasi po, meron po akong lending na hawa. Madami po siyang utang na dapat bayaran sa akin sa lending. Ang lending ko na isa, yung ginagamit niyo yung pangalan ko. Sabi po doon ni Ate Tess yung nagpaparili sa akin, ipapapulipid niya po para hindi masira yung pangalan ko. Sabi naman ang nagamit ng ano ko, yung manugang mo na nagamit ng pangalan ko, pinapahold mo daw yung pangbayad doon kasi pangalan ko. Bakit pinapahold mo? Te, kayo naman ang nagamit ng pera na yun ah. Ah, so ginagamit na yung pangalan mo, Miss Marilu? Oo, yung manugang niya. Meron po akong lending, kaya lang po na po na nakapangutang kasi wala po akong sahod na nagpapadala ko po sa amin. Tapos hindi naman po niya binabayaran, kinakatas lang sa sahod ko. Ganitong gagawin natin, Miss Aquino at saka Miss Marilu. Dulo sa barangay, magdala ko kayo ng mga ebidensya nyo at doon na lang kong magpuntahan tayo. At kapag napatunayan, Miss Milagros, na talaga may utang sa iyo si Miss Marilu at ang natitira 1,000, then eh. Pero on the other hand, kapag napatunayan, ma'am, na talagang mayroon pa rin kayong utang sa kanya na 3 buwang sweldo, then dapat bayaran yan, ma'am. Kung hindi, tukisin namin kayo. Miss Aquino, fair enough, ma'am? Opo, nag-usap na nga po kami sa barangay niyan eh. Hindi, iba yung pag-uusap sa barangay noon, iba yung pag-uusap sa barangay ngayon. Nakasama kami. Kami po ang magkakalkal ng mga records ninyo. Kami po ang mag-ispiko. Ay, sige po. Yes, Ma'am Joey, alam niyo na itong kaso ni Miss Milagros Aquino at yung kanyang kasambahay na si Ma'am Marilu? Yan po ay maaaring nasa kasambahay des na kay dating kagawad Lucy Dolores. Naresolba na ba yung kaso nilang dalawa? Hindi pa, sir. Hindi po sila naresolba sa kasambahay des. Kailangan po i-turn over sa akin para po ma-actionan po. Sasamahan po namin si Miss Marilu dyan po sa inyong tanggapan. Kayo po mismo mga kaharap si Miss Marilu. At magaharap din po si Miss Milagros. Magpapakitaan sila ng mga ebidensya. Mag-invitigan po kami at magkalamanan po. Sige po sa mediation. Office po natin ganapin. Salamat po, Chairman. Ha? Apo, wala po nga naman. Wala po nga naman. Dinala kayo dito ng TP5 upang magkaayos. Base doon sa mga nalaman niya nitong mga nakarang araw, ito hindi nahuhulugan. Ano po? Sir, doon po sa 3 months na sahod po niya at saka 8 days, hinato ko po yung sahod niya kasi po aalis na po siya.
ako po yung mismong may hawak sa utang niya na to. Tapos po, eto po yung sa Ramirez na sabi niyang hindi ko hinuhulugan. Kaya po to hindi nahulugan nung pong nagbotohan, sir. Opo. Ang hindi lang nahulugan itong bumoto. Opo. Two days po yata yun, sir. Bayaran po ng kasama ko 600 nung linggo. Bakit dinala mong listahan na wala naman yung nakalagay dyan? Kaya ilang ang binayad? 600 po ang binayad kasi nung linggo 200. So ibabawas natin yung 600 dito? Opo, ibabawas niyo po dyan. Opo, ibabawas niyo po. Kasi binayaran niya po. 150 nila babayaran mo sa kanina. Napakaswerte natin. Tinututukan ni Sir Rapi Tulpon. Hindi, naging ilang naman po kasi ako natuwa. Kasi matigas po. Hindi po talaga mag-aano sa mga utang ko po doon. So kung nga tayo ng kasunduan, kami ay buong puso na ako, natutupan sa sinasabing kasunduan ng buong pagtitiwala at katapatan. At dito ay pinag-usapan ang mga sweldo, mga dapat bayaran niyang niya kay Marilu, pinagkakautangan. Tumagda kami sa kasunduan ito nang walang pumilit o tumakot sa bawat isa ngayong 16 ng Mayo, taong kasalukuyan sa Barangay Hall de Santana, Taytay, Rizal. Idol Rapi, salamat po. Nakuha ko na po yung gamit po, dating amo ko. Sana po marami pa po matulungan. Dito na po kami sa bahay ng kapatid ko.